Isang magandang araw ng bakbakan mga kababayan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa Usapang Sports mula pa noong 1986. Alam ninyo, semi-retired na po itong ating munting YouTube channel, ang Boxer Shorts. Pero nang aking mapansin na meron pa rin tayong mga loyal subscribers na hindi bumibitaw at patuloy pa rin tayo nakakatanggap ng mga mensahe mula sa inyo, mga fellow boxing fans, minabuti ko na maglabas ng ilang piling episodes. Now, kakaiba ang channel na ito. Siguro ngayon nyo palang maririnig. There is no need to subscribe, no need to comment, sapagkat hindi po tayo nagpapamonetize. Walang commercial kayong makikita dito. Straightforward analysis. Walang sensationalism because we're not after the money, but only to deliver and share information. So ano pa ang inyong hinihintay? Simulan natin ang Boxer Shorts. At muli nagbabalik po ang Boxer Shorts. Ating pong pag-usapan ang naging laban ni Jerwin Ancajas at ni Jade Borneya kamakailan dyan sa Minneapolis, USA. Si Jerwin Ancajas nanalo by 5th round TKO kontra kay Wilner Soto ng Colombia, samantalang si Jade Borneya naman, minalas, natalo by TKO in 11 rounds kontra sa IBF Junior Bantamweight Champion na si Fernando Martinez ng Argentina. Simulan natin ang ating analisiya dito kay Jerwin Ancajas. Ito ang unang panalo ni Jerwin Ancajas matapos siyang matalo back-to-back last year kontra kay Fernando Martinez ng Argentina. Itong si Wilner Soto ng Colombia, hindi po ito magaling na boksingero sapagkat going into the fight, he had lost 6 fights, 3 by knockout. Pero bagamat overwhelming favorite si Ancajas, kailangan niya ang labang ito sapagkat gusto natin makita, number 1, mas mabigat ang timbang ni Ancajas sa labang ito, around 121 pounds. Okay ba siya sa mas mabigat na weight class? Pangalawa, meron pa bang ibubuga si Jerwin Ancajas? Sapagkat nung natalo siya kay Martinez in the rematch last October, ang dami niyang tinamong suntok at punishment kay Martinez. Talagang nabugbog po siya kontra kay Fernando Martinez at marami ang nag-alala kung meron pa bang ibubuga itong si Jerwin Ancajas. So kahit pa paano, nasagot ang mga katanungan na yan. Mas mabigat si Jerwin Ancajas at nakita nyo, yung kanyang mga suntok may protina, may laman. Ganun pa rin ang kanyang estilo, jab, straight, ganun pa rin body shots, pero may authority ang mga suntok niya ngayon. Hindi tulad ng si Junior Bantamweight na pagdating ng mga middle rounds, yung mga suntok niya, parang anemic na at kinakapos. Dito, mas malakas, mas malusog ang mga suntok ng kamao ni Jerwin Ancajas. So tayo'y natutuwa at nagbalik na sa win column itong si Ancajas. At bagamat tumimbang siya ng 121 pounds mga kaibigan, si Ancajas ay bababa sa 118 o bantamweight division, 118 pounds. Sapagkat inaasahan niya na lalaban siya para sa WBA bantamweight title na hawak ngayon ni Takuma Inoue ng Japan. Si Takuma Inoue mga kaibigan ay kapatid ng Japanese superstar na si Naoya Inoue, the monster. Pero alam nyo, magkaiba ang magkapatid na ito. Yung mga ninuno ni Naoya Inoue, halos lahat ng punching power sa kanya ipinamana. Walang naiwan dito kay Takuma Inoue, who has only around 4 knockouts in 18 victories. So malaki ang pag-asa ni Jerwin Ancajas na muling maging kampiyon sa isang second division, ang bantamweight weight class. At ngayon mga kaibigan, atin namang pagtuunan ng pansin si Jade Borneya na lumaban din sa Minneapolis, Minnesota kontra sa IBF Junior Bantamweight Champion na si Fernando Martinez ng Argentina. Maganda ang kanilang naging laban sapagkat in the early rounds, magandang performance ni Borneya. Meron siyang jab, combination, a few body punches. Pero by the 5th-6th rounds, ibang klase talaga itong aggression ni Martinez. Si Martinez po ang the same Argentinian fighter na tumalo kay Jerwin Ancajas back-to-back last year. So may konting elemento ng revenge dito sa labang ito. Gustong ipaghiganti ni Borneya yung naging pagkatalo ni Jerwin Ancajas. Pero medyo kinapos sa estratehiya sa ating pananaw itong si Borneya. Sapagkat bagamat maganda yung kanyang jab, yung combination, body punches,
Nung patuloy pa rin ang pagsuong, patuloy pa rin yung aggression at high volume punching ni Martinez, wala na siya maisagot by the middle round. So walang contingency plan. Sana may konting pullback counter, may konting lateral movement. But just the same, mga kaibigan, saludo tayo dito kay Jade Bonilla sapagkat hindi po talaga siya sumuko. Talagang gusto niyang maging world champion. Nung ninth round, medyo na-aggravate ang situation sapagkat isang left hook mula kay Martinez ang nagpadugo doon sa tenga ni Jade Bonilla. And it really bothered him sapagkat madugo po yung naging sugat sa tenga ni Bonilla. By the 11th round, ang daming kanang binitawan si Martinez at tinigil na ng referee ang laban. Bagamat nakatayo pa at halos nagpo-protesta pa nga itong si Jade Bonilla. Pero tama lamang, he gets to fight for another day. Ito ang kanyang unang talo. There are lessons to be learned in this fight. And I do believe he will be back and he will be a better fighter for as long as he learns from the experience of his first pro defeat. Ito namang si Martinez, nagbabalak na i-unify yung Junior Bantamweight Championship. Ibig sabihin, gusto niyang makuha yung WBA, WBC, at WBO titles. Pero magagaling ang mga boksingero dito sa division na ito. At sabi nga natin, kung meron lang magaling mag-lateral movement, konting slick na boxer, kayang talunin o isolve ang estilo ni Martinez. At yan po, mga kaibigan, ang ating simple, straightforward na analisiya sa naging laban ni Joey Nankajas at ni Jade Bonilla. Malas lang sapagkat wala tayong nakitang double celebration. So ayan, mga kaibigan, muli maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito sa ating munting YouTube channel. Hopefully, we can come up with more episodes dito sa ating channel. Until then, ako po si Ed Tolentino, nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang!